Meron akong crabs. Kakarating ko lang galing work. So, ayan. Bumili ako kahapon. So, lilinisin ko. Hugasan ko muna. Then, iluluto. So, ayan, meron akong crabs. Kaso lalaki ito eh. Gagataan ko siya. Pero, ayan, hugasan ko muna ng maigi. At ilalaga ko siya para maalis yung langsa niya. And then, yun lang. So, ayan mga langga. Bago ko siya igigis ay ano. Ilalaga ko muna siya para at least mawala yung langsa niya. At nang maano din yung lasa. Aasinan ko para magkaroon siya ng lasa. Lalagyan ko yan siya ng gata, mga gata. So, ilalaga ko muna first. Konting tubig lang para maalis yung lansa. And then, saka ko siya ilalaga sa gata. Lalagyan ko siya ng gulay. So, ayan na mga langga. Pwede na yan. Konting laga lang. Kasi iluluto pa naman sa tawag nito sa gata. So, okay na siya. Then, now, magigisa na ako ng aking ingrediente. So, ayan mga langga, ang aking ingrediente para sa aking ginataang crabs. So, ayan, may pechay ako, kalabasa, at sitaw. Mga langga, magigisa ako ng bawang. Ito yung bawang na ginagawa ko. Garlic na ilalagay ko sa ref para matagal siyang masira. Diba? Sibuyas. Ay, diba? Maraming sibuyas kasi mayaman kami sa sibuyas. Kaya lang. Ay, diba? Hindi mahal yung sibuyas dito. Mura yung sibuyas. So, ayan. Lagyan ko rin siya ng luya. Shoutout pala kay Ate Aileen, si Bullet. Siya yung nagturo sa akin ng way na pagluluto ng ganito. Kasi, kung ako lang, sasabay ko na yung gulay at saka crabs, tapos ilalagay ko na yung gata, ganun. Pero sabi ni Ate, igisahin daw yung mga gulay para masarap, tapos ilaga muna yung crab para mawala yung amoy, kumbaga, ganun. Ang gigisa ko lang yung gulay muna. Iba-iba naman tayo ng way ng pagluluto. No? Pero ito, tinanay ko yung kinabi ni ate. Nagigisa ko daw yung gulay. Saka yung, bago ilagay yung tawag na. Kaya nagturo sa akin kung paano na, wait, kasi kung ako lang, nako, diretso na. Ilalagay ko na sa kaldero yung crabs. Sabay ko na yung gulay. Tapos ilagay din yung tawag nito. Itong gata. Pakuluan yun. Hanggang sa maluto. Pero sabi niya, try ko. Ganito daw ang gawin ko kasi masarap daw. So, let's see. Kung masarap nga ba? O, diba? Ayan, shout out kayo at Aileen. Bulet. Kasi masarap yung magluto eh. Magaling yung magluto ng mas marami siyang alam eh sa akin. So, ayan. Diba? Isa-isa. Ayan na. Malambot na siya. At syempre, lagyan ng yung ipinagbabawal na tipi. O, diba? And then, ilalagay ko na yung gata. Yan, puro gata, mga langga. Ay, dito na mo. Pwede ba lagyan ng tubig ko? Kasi meron palang mga namumuo doon sa loob na mga gata-gata. Yan, dapat pala minix ko muna. So, okay lang. So, ayan na siya. Ayan. O, diba? Purong gata, mga langga. And then, ilalagay ko na yung aking ayan, crab. Ilalagay ko siya para mapakuluan siya sa gata. So, ayan guys, ilalagay ko siya.
So ayan na mga langga, nilagay ko na lahat yung aking crabs. So hinaan natin konti yung ano para hindi tawag nito, hindi madaling mag ano, oh, diba? So konting pakulo na lang yan kasi luto na naman na itong crab. Apat na piraso lang pala to. So ayan mga langga, nilagay ko na rin yung aking dahon ng pit chai. Ito yung inano ko. Okay na siya. Hindi ko alam kung okay na ba yung lasa. Sarap! So ayan, pakuloyin ko lang ng konti. Diba? Ay, masarap pala siya pag ginigisa. Hindi ko lang alam. Basta, mamaya, try ko. So, ayan, tatakpan ko muna ng konti para maluto yung aking gulay. So, ayan na mga langga. Luto na yung aking ginataan. Kakain na ako. Anong oras na dito? Hindi pa ako kumakain. Kasi, syempre, nagluluto pa. So, ayan. Ah, diba? Ang sarap. Ang bango. Oh. Pero titikman natin kung okay ba. Sakto na yung lasa. So ayan, kakain na ako. So ayan na mga langga, ready to eat na akits. Gutom na. It's 5:32 PM Kuwait time. So ayan, luto na aking ginataan. At syempre, hindi mawawala yung sausawan na maanghang. So, ayan. Let's eat, guys. Thank you, Lord, for this food. So, ayan. Bismillah. Tikman ko muna, be. Sarap. So, ayan mga langga. Kain tayo. At sa hindi pa nakafollow, please like, comment, subscribe, at bell all na rin para manotify kayo sa mga bago kong upload videos. Thank you so much mga langga. I love you. God bless. Babush. Mwah!